Ako ayoko, may secret camera dito sa opisina eh. Naku eh, ako nga, nag-worry ako dahil alam niyo naman, ayoko na nakukunan ako ng walang makeup. Tama. Naku, ako hindi. Oh. Okay lang sa akin. I'm confidently beautiful 24 hours a day, 7 days a week. Sus! Oh. Naku, bawal na ang pangit na outfit. Oh, siya, bumili na kayo. Eto, marami ako ngayon. Teka, hindi na pinag-uusapan natin. Biruin niyo pag may secret camera dito, parang may ginagawa tayong masama. Wala naman, di ba? Ay, sabagay, oo nga. Oh, baka yeah. Isipin naman nila, meron tayong mga mali na gagawin. Ayun nga, sinasabi ko sa inyo. Hoy! Ano naman to? Ba't nagtatalo na naman kayo? Eh, ito kasing mga to, sir. Ine-explain ko nga kung bakit kailangan maglagay ng secret cameras dito sa opisina. Eh, kasi wala naman akong ginagawang masama, di ba? O, di ba? Hindi naman yun ang sinasabi. Oo nga, sinasabi nyo. Hindi naman yun ang dahilan eh. Hindi naman maglalagay ng camera dito dahil pinagbibintangan kayo na may masama kayong ginagawa o may masamang gagawin. Hindi yun. Yun na nga yung sinasabi ko, sir. Kaso bago pa man ako makapagpaliwanag, eh umaangal na agad itong isang to. Hindi na naman ako pati sila. Di ba umaangal kami na? Sandali, teka. Para malinaw ha. Itong mga to, pinadala ni Mr. Songsam. Ang gagawin natin dito, te-testingin lang to. Mga prototype to eh. Ire-report natin sa kanya kung may sira, kung may dadagdag, kung may papalitan. Yun lang, yung mga dahilan. Testing! Oh, parang alarm clock lang to eh. O, tingin nyo. Ay, sir! Nasaan po yung camera nito? Ayan o. Ayan ha, sa harap. Oh. Oo, motion activated yan. Pagka may dumaan, may madedetect siyang gumagalaw, magre-record yung camera niya. Eh, saan naman po mapapanood yung mga kuha ng camera na yan? Bali, ibabato nung secret cameras yung videos dito sa server. Oo. Mm-hmm. Tapos pwedeng makita ni sir yung mga videos sa kanyang computer or sa ibang gadgets. So parang CCTV lang, pero hindi alata. Kasi nakalagay sa relo. Oo, parang ganun lang. Yun lang yung product testing lang yun. Yun lang yun, walang iba. Malinaw na, ha? Wala na kayong tanong, ha? Yes po. Sandali. May tanong pa ako. Ano? Ano na naman yun, be? Ito bang mag-selfie dito? Gusto ko dyan. Oy, anong kailangan mo? Misis ko? Asawa mo rin siya? Uy, si Robert lang ang asawa ko. Hindi ako ang misis mo. Ano kinagawa mo? Sinungaling siya. Sabi niya ako ang misis niya. Hindi po. Hinahanap ko po si misis ko. Mimi ko? Bakit hindi mo agad sinabi? Mimi! Ma! Nandito na yung order mo. Ay, nandiyan na yung mga gulay! Mm-hmm. Asa yung mga carrots? Andiyan? Nandito po. At saka kalabasa? Opo. Oh, okay. Magkano? Ito po. Okay. Salamat. Thank you po. Thank you. Ooh, nandito na mga gulay ko! Paborito nila ni Junior ang kalabasa at saka carrot. Ah, kumakain na po pala kayo ng gulay? Oo naman, dalawang linggo na. Eh, nung una, purasahan. Pero magaganda naman yung mga gulay na na-order namin eh. Galing pang Baguio. Ganito lang yan, oh. Yung apps, oh. Oh, yan, oh. Oh, di ba? O-orderin mo yan. Piliin mo yung gulay na gusto mo. Fresh, tapos i-deliver. Bayad ka na lang sa bahay. Eh, di, mas mahal po. Hindi naman. Yung kalabasa, 70 per kilo. Eh, pakita mo nga. Eh, pwede naman din. Hindi ito carrots. Pagnet ito. Pagnet? Aba! May nakasamang pagnet? Naku, sayang naman kung isusulit pa natin. Ma, alam mo naman na bawal sa'yo yan, di ba? Minsan-minsan lang. Ako na, Berta. Naku, huwag mabibigay yan. Berta! Ano ba? Bigay mo sa'kin yun! Gusto ko ng pagnet! Ano pang pwedeng ang pag-usapan? Ano pang nasa agenda natin? Ito po, sir. Lumabas na din po yung results ng annual physical exams. Ah, ganun. O, kumusta yung mga empleyado? Ano ba? Fit to work lahat? Okay naman po, sir. Kaso marami po yung nag-borderline. Ha? Paano yung borderline? Marami kasing malapit na maging diabetic. Tapos yung magkaroon ng hypertension. Parang hindi yata okay yun. Sir, hindi nga. Kaya nga naisip po namin, baka pwede tayo magkaroon ng fitness and wellness na activities dito sa office. Okay, ano. Pero anong naisip niyong gawin?
Ayun nga po, bali baka pwede po tayo magkaroon ng exercise program. Kahit mga 30 minutes before or 30 minutes after po ng office hour sana. Dito lang naman saya sa conference. Ah, dito na lang. Pero mas masaya yan kasi 'di ba, mas masaya mag-exercise kapag maraming kasama sa kanya. Hindi rin. Papapawisan lang tayo diyan ano? Yuck. Okay, Ryan, makakalibre tayo. Hindi na tayo pupunta sa gym, di ba? Oo. No, hindi ko kailangan. Meron akong jowang fitness instructor sa gym. No? So, lagi ka sa gym? Hindi. Pero sabi na jowa ko, perfect na ako. Ay, sinungaling yung jowa mo? Oo, sigurado. Teka, sige. Sige, kung di ka sasama sa programa, Vincent, edi ikaw na lang mag-asikaso ng additional na requirements si Mr. Songsam, ha? Ay, sir, bakit ako? Eh, sabi mo, di ba perfect ka na? Perfect! Magdala pa talaga ng chaperone sa date ko? Ha? Kailangan ba natin samahan do? Ililibre mo ba kami? Asa ka pa? Ano mo pala eh? Let's just go! Teka lang, Tommy. Teka, upo ka muna. Upo ka muna. Hindi nga, kailangan ko nga makilala yung jowa ni Vincent para sa exercise program namin. So, that means you're still working? Parang ganun. Okay. Dahil kung nagtatrabaho ka, dapat sagot ng opisina ang dinner natin. In fairness, ano? Nakaisip talaga ang jowa mo ng paraan para makalibre. Of course! At saka isa pa, baka may maitutulong ako sa exercise program ninyo. Ay, ano ikaw magtuturo ng exercise sa amin? Oh! Dina, baka mauna ka pa himatayin sa amin. Hindi na, kaya namin yan. Oo nga. At saka kaya ko nga nire-recommend yung jowa ko, no? Fitness instructor yun. Yeah. Kaya bortang-bortang katawan. Ayan, ganun. Siya ba yun? Ha? Siya? Naku, hindi, no? Perfect yung jowa ko. Excuse me, walang taong perfect. Hindi. Perfect ang pangalan ng jowa ko. As in, perf, for short. Perf. Ayan. Ay! Ayan na siya! Ayan na siya! Babe! Greg! Okay ka lang ba? Parang natapil ako, ha? Ikaw naman, hindi ka nag-iingat. Jawa mo. Vincent? Umorder ka na ba? Hindi pa. Ah, di mo, huwag ka na umorder. Bakit? Eh, ayan na yung appetizer mo, oh! Sarap. Sarap. Teka, anong klaseng kare-kare to? Asan yung gulay? Puso lang, saging at saka talong lang ang meron eh. Walang masyadong magagandang gulay sa supermarket. Oo nga po eh, sir. Kahit sa palengke, yung mga pechay, lantan ah. Ay! Alam mo si Ani Mimi, ang ganda ng petsay. Weh, ba't si Ate Baby wala nakuhang magandang petsay? Totoo nga, nakita ko nga yung petsay ni Ani Mimi, sariwang-sariwa. Talaga? Saan niya nabili? Sa Baguio. Ha? Pumunta ba si Ani Mimi sa Baguio para bumili ng petsay? Hindi. E, paano dumating yung petsay na galing Baguio sa bahay nila Ani Mimi? Nakamotorsiklo. Nagmotor yung petsay? Ano ka ba? Paano magmumotor yung petsay? Wala naman lisensya yun. Ay, nakalawa talaga! Kihirang petsa yan ha, pinapainit ang ulo mo, no? Ukulit eh! May talong pa ba? Ay, babe, pasensya ka na. May conflict kasi sa schedule yung exercise program niyo eh. Kaya, hindi ako pwede, no? Okay lang, babe. Naintindihan ko. Ay, oo nga pala. May exercise video ko na papakita sa'yo ha. Tingnan mo kung okay lang. Ito, totoo yan. Yan. Okay lang ba? Naku, parang ayoko yata i-post mo yan. Bakit naman? Epic feel ba? Hindi. Eh, perfect ka nga dyan eh. Kaso mo, baka pagkaguluhan ka ng iba. Ay, naku, babe. Wala akong pakialam sa iba. Alam mo, ikaw ang pinaka-importante sa akin, babe. Ano kinda naman? Na-conscious tuloy ako. Ay, alam mo ba, sa dinami-dami ng pagkain, yung beef, every 100 grams niyan, is equivalent to 300 calories, no? Naku, talaga? Oo. Eh,
kaya kailangan mo ng 15-minute na workout para matunaw mo lahat ng 300 calories na yun. Hirap, di ba? Huwag ka mag-alala, babe. Sisimulan ko na ngayon. May pasalubong ako! Chocolates! Bukas na yan. Kumakain pa siya. Ah, ngayon lang siya nag-aapunan? Hindi. Kanina pa, kaso nagutom kaya pinakain ko ng carrot. Bakit parang nanilaw yung kulay ni baby? Ito nakikita. Ayan o. Naninilaw? May pagka-orange pa nga o. Di mo ba nakikita? Wala. Baka dahil sa ilaw lang. Hindi eh. Naninilaw talaga o. Kitang-kita o. Alam ko na. Oh, nakikita mo pa ba? Ayan, hindi ko na nakikita. Ano, be? Naipesta na natin lahat? Okay na? Okay na, ito na yung huli. Ito naman. Naka-on mo siya. Uy! Okay. Ah, ganyan naman. Ay, hindi. Pinapapesta ni Janice itong mga secret camera bago dumating yung iba. Ah, ganun ba? Ay, teka, o nga pala. May pinapatesting pa si Mr. Songsam. Eh. Subukan mo to. Oh, ayan. Charger? Oo, pero ano rin yan? Secret camera din yan. Pero pwedeng charger? O, pwede nakaka-charge. Tapos pag sinaksak mo, ayan, magre-record na yung camera niya. Ba? Paano mo natin ite-testing yan, sir? Eh, basta ano lang, gamitin nyo lang. Ano, mag-charge kayo kung ano, ha? O, hiramin ko muna. Nalayo mo ko yung charger sa bahay. Oo, oh, sige, sige. Magsirain yan. Testing yan. Babalik yan. Good morning, sir. Grabe naman itong dalawang to. Ganyan yung tsura. Teka, ano? May event ba ngayon? Bakit naka-bihis itong mga to? Wala po. Meron ba? Wala naman. Wala. Walang event ngayon. Pero naka-install na po ang ating mga cameras. Kaya dapat Instagram-worthy ang aming OOTD for today. Para kahit saan ako mo kami makuhanan, ganda pa rin. Ay. Tere. Pinahirapan mo pa yung sarili mo eh. Kahit anong gawin mo, hindi ka maganda. Ano talaga? Bakit? Yung sinabi mo hindi maganda, ako maganda. Hindi maganda. Eto po. Salamat, kuya, ha? Salamat din po. Sige po. Ingat! Ay, ma'am. Mamaya ako na lang po ipapasok itong mga gulay sa ref, ha? Kunin ko po kasi yung ref niyo eh. Bakit? Eh, meron pa po kasi mga cupcakes. Gusto niya po busing ko? Ay, naku, hindi pwede. Kasi di ba, ma'am, magde-deliver pa tayo kay Mrs. Suarez? Oo nga, buti pinaalala mo. Magde-deliver na kami ni Robert. Asa na ba yon? Ay, ma'am, umuwi po muna sa kanila kasi may titingnan daw. Eh, pinex ko na nga po eh. Sabi ko, pumunta na siya dito. Eh, hindi naman po sumasagot. Sunduin niyo nga. Sabi niyo, alis na kami. Ay, sige pa. Bert, hinahanap ka ni Ma'am. Magde-deliver daw kayo ng cupcakes. Ay, oo nga pala. Uy, sarap naman ito. Pingi ko orange juice. Hindi orange juice yan. Carrot juice yan. Ah, gulay na ginawan juice? Pwede pala yun? Paborito niya yan eh. O, paano ikaw na bala kay Junior, ha? Sige. Eh, bakit? Anong problema? Nag-iba ang kulay ni Junior. Ay, oo nga. Ano, parang naninilaw siya. Kanina pa namin kinukuskos. Ayaw matanggal. Dapat padali na natin siya sa doktor? Ay, naku, wag na! Alam mo sa amin, pag ganyan naninilaw, pinapakain lang ng gulay, tapos pinapaarawan lang. Hindi ba siya itim? Ano ka ba? Ang damit nga eh, pag naninilaw, kailangan ikula para pumuti. Parang ganun din lang yun. O nga, no? Ano ka ba? Ba't ang galing mo? Sam, hey. Dito ka. Diyan ka na. Dito ka. Beans, kahit tayo. Oh, sige lang. Be, usog. Please, thank you. Stoy. Ganyan kayo kumain. Ay, naku, sir. Naku-conscious sila. Hindi naman po. Ganito po talaga kami kumain, sir. Pamira. Baka hindi kayo mabusog niyan. Beans, magbubusog kami ngayon.
Alam, malamang mabusugay niyang bukas. Hello? Sino may charger? Pahiram? Ay! Ano ka? Pahiram ulit. Balik mo agad yan. Thank you, yes. Mag-charge na lang ako, no? Kasi nga, kaysa sa kumain pa ako, mananood na lang ako ng mga video exercise ng jowa kong si Perf. Hmm? Naku, plastic ka rin eh. Kaya ka lang naman nagagaganyan dahil para lang sa jowa mo. Hindi kaya, nag-exercise ako para sa sarili ko, no? Oh, pero baka so, masobrahan ka naman sa diet mo niya na, maigi kumain ka rin, tapos bawiin mo na lang sa exercise. Oo nga po, sir. Mag-exercise na nga po ako ngayon dahil tapos na akong kumain ng lunch. Sus, parang di ka naman kumain. Yes, sugar-free and zero calorie pa nga, no? Uy, bakit? Ano ba yung kinain mo? Chewing gum. Didi, gusto mong carrot shake? Hindi ko talaga magustuhan yung lasa niyan eh. Aba, ikaw naman ngayon ang umaayaw sa gulay ah. Eh, ang weird naman kasi, Ma. Kung sinama sa ulam, okay. Pero kung shake... Ew. Berta, asa yung ginataan nating kalabasa? To. Dami pa pala. Aba, kailangan ubusin natin to. Ayoko naman, sawa na ako sa kalabasa. Ay nako, pag hindi natin inubos ang kalabasa na yan, mabubulok lahat ng kalabasa na to. Akin na lang to. Kakainin yan ni Junior. Sige, bigay ko lang sa'yo 100 per kilo. Sabi mo, ibibigay mo. Ibebenta mo pala. Ma! 70 lang kuha natin dyan eh. Pinatungan mo pa? Talagang ganon. Negosyo yan eh. Ano? Bibilin mo ba? Hindi. Hindi na. Sa'yo ng kalabasa mo. Ah! Ali! Ali, ito po yung format ng report para kay Mr. Songsa. Tapos sir, meron na lang po magta-translate na report na yan sa Korean. Kailan po ba sila darating? Eh, nitig na nga ako mako-confirm bukas eh. Kaya nga dapat matapos yung mga reports. Oh, merienda muna. Hi, bro. Thank you, babe. Makakuha muna kayo. Thank you, ha. Oh my God, 150 calories! Ganun ba? Opo, sir. At saka alam niyo ba kung ilang jumping jacks ang kailangan ninyong gawin para ma-burn ang 150 na calories na yan? Ilan? 450. Yes. Ako, panira ka talaga ng merienda. Ano ka ba? Pinapaalala ko lang sa inyo na kailangan magbibilang kayo ng mga calories na kinakain niyo. Eh, nakakaasad naman yung ganun. Hindi rin. Kapag nakalimutan ninyo na mag-calorie count, magsisita pa kayo. Sige na, tabi na muna to at tuloy na muna natin yung meeting. Vincent, nasan yung ano, yung isang file ng report para kay Mr. Songsam? Di ba dapat dalawa? Anong dalawa? Ang alam ko, isa lang eh. Tinext pa kita eh. Sabi ko dalawa. Sorry, nakalimutan ko. Pero yung calories, naalala mong bilangin ano. Yung report mo, dalawa na lang, nakalimutan mo pa. Uy, ba't wala ka kilala, Mimi? Nahanap kita dun. Kasi nandito ako. Ah, oo nga, no. Anong ginagawa mo? Gusto ko nandalin si Junior sa doktor. Kanina ko pa siya pinapaarawan, di naman nagbago kulay niya. Eh, wala naman lagnat ah. Nahihilo ka ba? May masakit ba sa katawan mo? Ay, grabe. Bakit? Di kasi may ganyang bata sa amin. Pareho rin naman nangyari. Nanginilaw pero walang nararamdaman. Ano nangyari sa kanya? Inoperahan. Ha? Buti na lang marami ka alam sa ganyan. Ano? Dapat badalin na namin sa ospital? Malay ko, hindi naman ako doktor eh. Vincent, gusto mo? Ew! 400 calories! Aabutin ako ng 30 minutes niya sa treadmill, ano? Para ma-burn ko yan. No, no, no. Hindi ka ba nahihilo sa gutom? May kinakain naman ako, ah. Ano? Yelo! Pagkain ba yan?
Oo naman. Basta ginunguya, pagkain. At saka, zero calories to, no? Taka, may tatanong ako. Pumayat ka ba sa ginagawa mong diet? Oo naman. Sus! Alam mo, kaya na naman ganyan niya. Nagpapapayat yan dahil hinahabol niya yung katawan ng jowa niya na fitness instructor. O, eh, di ba? O, konting kembot na lang, o. Di ba? Sexy ko na kaya. If I say yes, pautangin mo ka ng 500? Yes! Yes! Na yes! Thank you. Ayan. Bakit 500 lang ito? Dalawang beses ako nag-yes, ha? Ano kasi na swerte? Man ko yun dyan, Tommy. Babe? Ay! Babe! Oh! Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? May problema ba? Mauna na kami, ah. Tommy, hindi na. Teka mo na, gusto ko makinig, eh. Tommy! Kana! Snack. Pa. May problema ba yun? Parang may, pero wala naman siya nababangkit, eh. Baka pa nagugutom lang. Alam niyo nga ng cupcake doon? Baka magkwento sa inyo. Oh, sige. Ayusin na. Pwede na ba ito? Oo, hindi. Lagay. Ikot pa sa pen. Wow! Wow! Bago yung binibake mo, ah! Ay, ay, tikman mo to. Kalabasa at carrot cupcake. Oh! Ang sarap! Ang sarap! Alam mo, ikaw lang nakakaisip gumawa ng ganyang flavor ng cupcake. Pero hindi lang naman itong cupcake ang ipinunta namin dito. Ay, naku. Wala pa po akong lutong ulam. Hindi. Si Robert, kakamustahin kasi sana namin. May nakwento na ba? Ayun na. Pinapuntahan ko sa mga bata. Ando, no? Baka sakaling magkwento sa kanila. Naku man, parang hindi naman po effective, eh. Eh, si Berta po ba? May nasabi na? Wala nga, eh. Kahapon, tulala buong araw. Sabi ko nga sa kanya, masyado siyang nag-aalala. Eh, lobat lang yun! Tapos lagi umaalis sa amin, umuwi sa kanila. Bakit daw? Di nga namin alam kung bakit, eh. Eh, nag-charge! Ginawa niyo naman cellphone yung tao. Eh, pag alam niyo na kung bakit, pakibalita na lang sa amin, ha? Oo, oo, oo. Sige po. O sige, mauna na kami. Magbubukas pa kami ng shop, eh. Ingat! Mauna ka na. Bakit? Ano pa pang gagawin mo? Oh, ang dami pang lulutuin cupcakes, oh! Ang sarap talaga. Parot. Mauna na ako. Sino kumuha ng chocolate cake ko rito? Tiyak ko. Nilagyan ko ng pangalan pa yun kagabi, eh. Saan na yun? Di ko alam, pero ang inabutan ko dito, si Patrick. Sabi na nga, be. Lagot sa akin yung Patrick na yan. Nangyari sa'yo? May namatay. Sino? Si... Ang love life ko. Ah! Ibig mo sabihin, naghiwalay na kayo kagabi? Eh, kasi sabi niya, hindi daw kami bagay, eh. Sino lang to, Vincent, oh? Para mabawasan naman yung sama ng loob mo. Wala kang gana. Hindi. Eh, 1,200 calories to, eh. Wow. Di ba? Ilang oras na jogging bago ko ma-burn lahat yung calories na yan. Hindi ko kakainin niya. Diwag, KK! Blok sa ka dyan, mag-isa mo. Patrick, pahiram nga ulit ng charger mo. Ay, teka. Sige, ulit charge na rin naman. Mag-charge ka na dito.
Eh, hindi. Doon ako mag-charge sa stockroom. Pahiram na lang. Okay. Oo. Thank you. Sige. Uy, saan ang punta mo? Stockroom. Kasi mag-inventory pa ako ng mga flyers eh. Uy, ibigay mo kagad yung inventory na yan ha. Kailangan natin yan. Si Mr. Songsa, mamaya na yung meeting natin ha. Ay, opo sir. Huwag kayong mag-alala. Paghahandaan ko po talaga yung meeting na yan. At paghahandaan, ano, gaganda mo yung report at ayusin mo ha? Ay, hindi ho. Ano paghahandaan? Yung outfit ko po. Eh, payat na po ako ngayon eh. Nagkasya na sa akin lahat yung mga polo kong mga pasabog. Nakakaos na po ako, all black. Tapos meron akong mahabang bagong pearl na yun. Oh, ang ganda. Mamaya. Ma'am, aalis na po kami. Saan ba punta nyo? Ano po, manonood po ng sine. Sine? Ito na. Ma'am, baka naman. Baka? Ay, oy, nako, kasusweldo nyo lang. Baka lang po makakalusot. Alis na po kami. Sige na. O, ingat kayo, ha? Ma'am, pwede ko ba kayo makausap? Oy, oo, upo, upo kayo. Nako, kanina pa kitang gustong kausapin. Ano, may problema ba? Ma'am, pwede ba namin isang lasa inyo ni Sir itong lupa ni Mang Tommy? Uy, bakit? Saan nyo gagamitin? Kailangan namin ng pera. Ooperahan si Junior. Ha? Bakit siya ooperahan? Kasi po, naninilaw po yung kulay niya. Kailangan na siyang operahan. Sinong doktor nagsabi niyan? Hindi po doktor na nagsabi. O eh, sino nga? Si Maria po. Si Maria? Ay, nako. Sasamahan ko kayo. Kailangan makita ng doktor para malaman natin kung ano talaga ang problema. Hindi mo na-operahan. Paano nga ma-operahan kung hindi naman alam kung ano talaga ang problema? Paano po kung kailangan siyang operahan? Ako nang bahala. Kayo po mag-o-opera? Anong sakit ni Junior? Para humasiguro natin, Mami, kailangan ho muna natin ng ilang mga test. Nakaka-tense? Huwag kayong kabahan. Baka naman hindi grabe yung mga test. Di ho ba, Doc, no? Oho. Blood test lang naman. Blood test, ho? Naku, Doc, wala kaming alam sa dugo. Di ba pwedeng math test na lang? Mr. Songsam, welcome back! Ay, alam mo niya, my friend of Benny! Ay, I'm so mad! Anggaw! He say, I'm glad to Indo-Philippine back and to see you. Good. Very good friend. Very good friend. May friend ang bati sa'yo. Sino ka ba? Hindi kaya. We're glad to see you. Fantastic! Thank you very much for that wonderful sentence. Actually, I'm on a diet and I'm working out. Yeah, you know, jogging, jumping jacks, you know, yeah, boxing. Doc, kamusta po? Well, good news. Okay yung kidney at liver functions ng bata. Wala siyang sakit. Walang sakit. Pero, meron po siyang clinical condition. Carotinemia. Di ba yun yung nail polish? May sayaw pa nga yun eh. Wala akong kinalaman ng nail polish doon. Ano po yun? Ang carotinemia ay isang kondisyon kung saan ang balat ng isang tao individual ay naninilaw o nagkakaroon ng yellowish discoloration. Mas prominente ito sa mga areas ng katulad ng palad, talampakan at sa lugar pagitan ng ilong at ng bibig. Ang isang dahilan na pagkakaroon ng carotinemia ay ang labis or mataas na konsumo ng mga pagkain gaya ng prutas or gulay na mayaman sa beta-carotene. Ang beta-carotene ay nako-convert naman sa katawan natin into vitamin A. Kaya lang kung may excessive tayo na consumption to, ito ay nadideposit sa parte ng ating balat kaya nagkakaroon ng kulay na paninilaw sa balat natin. Usually, mas madalas ito makita sa mga bata 6 months pataas kasi ito yung time na sila ay sinisimulan ng pakainin ng solid food. At usually, ang pinibigay ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga
ay mga pagkain gaya ng dinurog na carrots, kalabasa, kamote, at minsan ay mga prutas gaya ng papaya at avocado. Ito ay maaring mawala kung ang pagkain na mayaman sa beta-carotene ay tatanggalin muna nila sa diet nito. Sa loob ng isang linggo, pwedeng bumaba ang beta-carotene level sa dugo nila, at sa mga susunod na linggo or buwan ay mawawala na rin ang pagkukulay ng dilaw sa balat. Jen! Eh, ano ba ito? Eh, oh. Pambihira! Kaya naman mo pala hindi makahinga eh! Ano? Tanggalin niyo para makahinga. Sige na, dali. Saan ba ito tinatuloy yan? Sir, parang ang hirap ko. Guntingin niyo na, guntingin niyo. Kumuha kayo. Kunteng! Bayin kunteng! Bayin kunteng! Kumuha kunteng dali! Dali! Guntingin ko ba talaga? Sige! Sige na, guntingin niyo! Baka masugaw itong bol! Diyos ko, higpit! Vincent! Sige lang! Oh my God! Vincent! Diyos ko, higpit! Uy! Kamusta na si Junior? Okay naman na siya. Inuwi muna ni Robert sa amin. Eh ano, nasobrahan lang pala ng kain ng carrots at saka kalabasa, kaya nagkaganon, nagnanilaw. Ah, buti naman. Eh buti na lang din dumating kayo. Oh, bakit? May kailangan ka ba? Si Mama kasi, umiiyak, ayaw lumabas ng kwarto. Ha? Baka, oh, nadisgrasya? Oh, asan ba? Mimi, lumabas ka dyan. Ayoko! Pag hindi ka lumabas, sisirain ko yung pintuan. Isa. Dalawa. Uy, ano yung nangyari? Ano pa nangyari? Eh, ayun. Kunyari, nagda-diet siya. Yung pala, higpit lang ng korset niya, kaya mukha siyang payat. Tapos, bakit hindi nakahinga? Mahigpit nga yung kurse. Bakit mo siya kahinga na hinga? Mahigpit nga yung kurse. Hirap nga tayo limasin. O, bakit? Ano, okay ka na? Opo, sir. Okay. Kayang-kaya ko na po mag-report. Ah, okay. Game. We are now going to show you some sample videos from the secret camera, the Songsang. Yes, secret camera. Bagay na kaya natin gawin para maging mas malusog, mag-diet, mag-exercise. Pero ang mas maalaga eh kung para kanino mo ginagawa yon. Hindi para sa iba, kundi para sa, dapat para sa sarili mo. Importante na alagaan natin yung mga sarili natin, kaya importante yung pakinggan natin yung sinasabi ng katawan. Hindi yung sinasabi ng iba tungkol sa mga katawan natin. Yung mga insulto, yung mga parinig, yan ang hindi maganda sa katawan kapag pinatulan. Yan na. Sinasabayan ka na namin sa pagda-diet mo. Mm-hmm. Para naman hindi ka na nahihirapan na pakiramdam mo, payat-payat mo, yun man pala. Naka-corset ka lang. Ah. At saka pa sikreto pang nanginginayin ng pagkain na may pagkain sa stockroom. Ibalik pa ba yung mga nagawa ko?
Eh, ikaw naman kasi. Pero salamat, ha? Napakahirap kayang mag-diet na nag-iisa ka lang. Eh, pasensya na, ha? Hindi ako makakasama sa diet-diet na yan. Okay lang. Ikaw pa. So, ano, okay ka na ba? O hugot mood ka pa rin? Naku, hindi! Okay na ako. At saka wala na akong pakialam dyan sa ex kong yan, ano? Very good. Ha, good job. Hindi ba si perfume? Ha? Ha? Siya yan, di ba? Hoy, perfecto! Oh my God! Eh, so, ang sayo! Ito, zero calorie. Ito, sugar-free. Sugar-free. Ang bilis. Tapos ito, zero cholesterol. Makita? Wala nga. Wala. Nakita ko nga yung petsa ni Aling Nina. Ang ganda. Talaga? Saan niya nabili? Sariwang sariwa. 10,000! Ha? Pumunta ba sa Baguio siya at Nining? Eh, paano nakarating yung Pechay na galing Baguio sa bahay nila Aling Mimi? Nakamotorsiklo! Nagmotor yung Aling Pechay? Ma, kahit ka pala yun. 10,000! Umiwi nga pa ba? Uy, bro! Grabe ka naman, be! Sorry! Umiwi nga pa ba?